Dahil wala pa namang aksyon si Pangulong Duterte sa rekomendasyon ni Environment Secretary Roy Simatu, Tourism Secretary Wanda Teo at Interior Secretary Eduardo Anyo na isara ang Boracay, pwede pang dumayo ang mga turista nitong Semana Santa. Proceed to Boracay, especially since it's Holy Week, no? I don't think any closure will happen during the peak season. Pero hindi na mapakali ang mga resort owner, manggagawa at tour operators. Malaking kita raw kasi ang mawawala, lalo na para sa nasa 36,000 staff ng mga hotel at restaurant at iba pang mga manggagawa. Tulad ni Manny na nakasalalay sa turista ang kikitain sa pag-ooperate ng paraw kada araw. Ito lang po yung parang pinaka main source ng income namin sa araw-araw. Wala nang pagkain sa pamilya. Siguro yung mga anak na nag-aaral, may stop. 1 month after the declaration of the president, naka-ready na kami doon. And now we are now coordinating closely with the DOLE. We are now coordinating with the PSWD and ESDA on how to temporarily provide projects or ano ba pwede may tulong natin ng gobyerno sa kanila while waiting for the reopening. Tanggap naman ng ilang stakeholders na may mga umabuso at pera lang ang inisip. Kaya ngayon, madumi, siksikan, traffic at nagkalat ang mga iligal na istruktura sa isla. Okay naman daw sa kanilang rehabilitasyon. Huwag lang sanang isara ng aabot sa isang taon. Pero kung hindi mapigilan ng pagsasara, give us the ample time to adjust to it. Let us just finish our bookings 1 year forward. And then we can stop selling already by tomorrow if they said that, okay, we'll give you a year to do it. Ang problema rin, if you give them 1 year, bakit rin matuloy, alam ka naman na ano eh. So, ang maganda kasi dito, Maki, we're taking advantage of the situation na may pagkakataon na i-fix. Para naman ipakita ng lokal na pamahalaan na umaaksyon sila, iprinisinta nila ang Master Tourism Plan na inihanda ni Architect June Palafox. Dito ay papalaparin ng mga kalsada sa Boracay at gagawing 50 meters ang easement sa shoreline. Pero sabi ng DNR, dahil malala ang problema ng Boracay, hindi ito maayos kung hindi isasara. We know that there will be losses on their part. Kaya lang iniisip natin kung baka naman yung losses na yan ay pwede nating ma-recover once we have already ensured the sustainability of the island. Maki Pulido, GMA News.